Kaibigan, alam mo ba na maaari mong matiyak ang langit 100% mula sa Bible? Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. Walang matuwid, wala ni isa. And ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay tayo dahil babayaran natin ang ating mga ginawang kasalanan. Pero pag ikaw ay namatay, hindi pa yun katapusan ng buhay natin. Dahil ang mamamatay sa atin, itong ating katawang lamang. Ngunit ang ating kaluluwa, ito yung aalis sa ating katawan. At hindi ito gagala-gala sa lupa, hindi ito sasanib sa paru-paro, pupunta sa inyong bahay at magpaparamdam sa pamilya mo. Hindi totoo yon. Dahil ang sabi ng Bible sa Revelation chapter 21 verse 8, "Shall I depart in the lake which burned with fire and brimstone, which is the second death." So yung ating kaluluwa na umalis sa ating katawan, dediretso po yun sa impyerno sapagkat tayo ay makasalanan. Sa impyerno ay may apoy na hindi namamatay, may mga uod na napakahaba na papasok sa iyong tenga, lalabas sa iyong bibig, papasok sa iyong ilong, lalabas sa iyong mata. At ang masamang balita, kapag ka nandun ka na, umiyak ka man ng dugo, manalangin ka man sa Diyos, hindi ka na makakalis pa. Ngunit alam mo ba mayroong mabuting balita? Naniniwala ka ba, kaibigan, na mahal ka ng Diyos? Oo, tama, dahil kilala mo si Jesus Christ. 2,000 years ago siya ang Diyos ng katawang tao, namatay siya sa krus, inilibing at muling nabuhay para pagbayaran ng ating mga kasalanan. Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo na hindi reliyon namin ang daan patungo sa langit. Walang reliyon, kaibigan, na magliligtas sa iyo sapagkat hindi reliyon ang nagbayad ng kasalanan mo. Hindi reliyon ang napako sa krus. It's only the Lord Jesus Christ na nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaibigan, alam ko mabuti kang tao, pero nais kong sabihin sa iyo na hindi paggawa ng kabutihan ang magdadala sa atin sa langit, dahil nakatala nga sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Maliwanag na sinabi ng Biblia, kapatid, na hindi sa gawa tayo maliligtas, sapagkat kung ikukumpara mo na lang ang nagawa mong kabutihan sa nagawa mong kasalanan, ano mas lamang sa kanilang dalawa? So ang sabi ng Biblia, ang kailangan na lamang natin gawin sa Romans chapter 10 verse 9, "That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shall be saved." Ang kailangan natin gawin ay aminin na tayo ay makasalanan. Tatanggapin natin si Kristo sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Bakit madali na lang? Kasi siya na ang pinako sa krus, siya na yung sinuntok, dinuraan, kinuraan, tinik, nilatigo, sinibat sa tagiliran, namatay, inilibing at muli nabuhay. Bakit? Kasi mahal ka niya. At ang regalo, pinaghihirapan ba? Hindi. Bakit? Kaya nga regalo eh. Ang gagawin mo na lang sa regalo, tatanggapin mo. Ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 6 verse 23, "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." So ang regalo ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay, ang regalo, si kaibigan, sino bang naghirap, yung nagbigay o yung tumanggap? Yung nagbigay. So si Jesus Christ na siya na ang naghirap para bigyan ka ng regalo na buhay na walang hanggan. Ang kailangan mo na lang gawin ay tanggapin ito sa papaanong paraan. Sabi ng Bible sa Romans chapter 10 verse 13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Ngayon mga kaibigan, kailangan nating manalangin upang tanggapin si Kristo sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So sa panalangin na ito, kakausapin natin ang Panginoon. Hindi ka mananalangin sa akin, kaibigan, kundi sa Panginoon. I-guide lamang kita sa maikling panalangin. So ngayon, kaibigan, pwede ba tayong pumikit at yumuko? Ulitin mo lang yung sasabihin ko, pero dapat totoo sa puso mo. Hindi man kita nakikita, hindi ko rin kita ang puso mo. Ngunit nais kong sabihin sa'yo, kita ng Panginoon ang puso mo. So ngayon, pwede ba tayong pumikit at yumuko? Ulitin mo lang ang sasabihin ko, pero dapat totoo sa puso mo. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, inaamin ko pong ako po ay isang makasalanan. Patawarin niyo po ako. Panginoong Yesus, tinatanggap po kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas.
ng aking kaluluwa tungo sa impyerno. Ako po'y nananampalataya na ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay para pagbayaran ang aking mga kasalanan. Maraming pong salamat sa panibagong buhay at sa katiyakan ng langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, sa napakaikling panalangin na ating ginawa, ginawa mo ba yung totoo sa puso mo? Maaari mo sabihin, oo, pero nais kong sabihin sa'yo, ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam niyan. Kanina sa panalangin, kung ginawa mo itong totoo sa puso mo, sino ang tinanggap mo? Si Jesus. Sabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sabi ng Biblia ay anak na ng Diyos ang sino mang tumanggap kay Jesus sa kanyang puso. O ngayong tinanggap mo na si Jesus sa puso mo, ano ka na ng Diyos? Anak ka na ng Diyos? Paano ka naging anak ng Diyos? Dahil tinanggap mo si Jesus sa puso mo. Diba kung iisipin natin, kaibigan, para mahirap paniwalaan, kasi marami tayong nagawang kasalanan, and yet, tanggapin mo lang si Jesus sa puso mo, anak ka agad ng Diyos. Nais kong sabihin sa'yo, kaibigan, na hindi ko yan pangako sa'yo. Yan ay pangako ng Diyos sa atin. Ang tao, pag nangako, madaling mapako. But then, ang nangako sa'yo yan ay ang Panginoon. Kaya pangawakan mo yan, John chapter 1 verse 12, ikaw ay anak na ng Diyos sapagkat tinanggap mo na at sumampalataya ka na kay Jesus Christ. Ngayon, kaibigan, ang anak ng Diyos, saan na ba pupunta pag namatay? Sa langit. Ikaw, saan na pupunta pag namatay? Sa langit na. Bakit ka na sa langit pupunta? Kasi tinanggap mo na si Jesus Christ sa puso mo. So, but the question is, paano pag naagawa na naman ng kasalanan? Di ba tao pa rin tayo? Hindi natin maiwasan ng hindi gumawa ng kasalanan. Oo, kahit anak ka na ng Diyos, sa langit ka na pupunta, pero tao ka pa rin. Ang tanong, paano pag nagkasala ka na naman mamaya, sa langit ka pa rin ba pupunta o sa impyerno na? Okay, tanungin natin ang ating sarili. Halimbawa ako sa'yo, bilang isang anak, sa magulang mo, pag ikaw ba naagawa ng kasalanan sa iyong mama at papa, hindi ka na ba nila anak? Anak ka pa rin nila. Hindi mo na ba sila magulang? Magulang mo pa rin sila. Saan ka pa rin umuwi? Sa kanila pa rin. Bakit? Kasi meron kayong relasyon. Anak ka nila, magulang mo sila. Ganyan din sa Diyos, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. At hindi religion, relasyon. Anak na tayo ng Diyos, ama na natin siya. Kaya kahit tayo magkasala, saan pa rin tayo pupunta? Sa langit pa rin, pero hindi yung lisensya sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Sa magulang mo, pag ikaw gumagawa ka ng kasalanan, anong ginagawa sa'yo? Pinapalo. Alam mo ba ang Diyos din ay namamalo? Mababasa natin yan sa Book of Hebrews na ang Diyos ay nandidisiplina din ng kanyang mga anak. Ngunit tatandaan mo na hindi ka na pupunta sa impyerno dahil anak ka na ng Diyos. Sabi nga sa Biblia sa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Bakit wala ka ng hatol patungo sa impyerno? Dahil nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, binayaran niya na ang ginawa mong kasalanan noon. Ngayon at ang mga gagawin mo palang kasalanan. Because Jesus paid it all by His powerful blood that shed upon the cross of Calvary. Ang dugo na nagdanak sa krus ng Kalbaryo, mga kaibigan, yan ay dugo ng Diyos na siyang naghugas, naglinis ng ating mga kasalanan. Kaya sa harapan ng Diyos, ikaw ay malinis na dahil tinanggap mo na si Jesus sa puso mo, ikaw ay sa langit na pupunta. Huwag mong pagdududahan yan, kaibigan, sapagkat hindi ako ang nangako sa iyo yan. At ulitin ko lang, sabi ng Biblia, Romans 6.23, but the gift of God is eternal life. Kaibigan, nasubukan mo na ba makatanggap ng regalo? Sa regalo bang binigay sa iyo? Binawi pa ba sa iyo yun? Hindi na. Ganyan din ang regalo ng Diyos sa atin. Ang regalo ng Diyos sa atin, buhay na walang hanggan. Babawiin pa ba yun ng Diyos sa atin? Hindi na. Kasi nga, yun ay regalo niya na sa atin. Huwag mong pagdududahan yan at pangawakan mo yan sapagkat yan ay salita ng Diyos. Ang anak ng Diyos, saan ba pumupunta kapag araw ng Linggo? Sa mall ba? Sa swimming pool? Siyempre, sa simbahan, because Sunday is for the Lord. Sa isang linggo, meron tayong pitong araw. Sa pitong araw na yun, ilang araw lang ba yun ni Diyos sa atin?
isa lang, pero hindi naman tayo buong isang araw nasa simbahan, di ba? So maganda, bigyan mo naman ng oras ang Panginoon kapag araw ng Linggo. Invite ka namin, kaibigan, sa aming simbahan. Sa darating namin June 26, ang aming 7th Church Anniversary na gaganapin sa Phase 4B Covered Court, Barangay de la Paz, Antipolo City. You are cordially invited. Pwede kang magsama ng iyong mga kaibigan, kalaro at kapamilya. Kahit sino, pwede mo silang isama 9 a.m. in the morning. Thank you so much for your listening and God bless. Be safe.